At dito sa bansa ay ganun din patuloy ang pagtaas. Katunayan, meron pang balita na patay yung pong health official sa Pampanga na nakitaan daw po ng mga sintomas nitong COVID-19. But yung COVID-19, walang sintoma, ang daming sintomas noon. Pero mga buhay, ano po, dito lang sa COVID po namamatay. Ano ho, ha? Yung alkalde ng Marikina City naman, mukhang nasusuya na, mga kaibigan, dito po sa DOH. Pagkat ang tagal daw po bago makakuha sila ng resulta kung yung pong kanilang itinayong testing center ay papayagan o parang tila papayagan na tila hindi. Ang problema nga ho ngayon ng balita, surrender na rin yung ibang mga ospital. Tulad ng St. Luke's. Ano ba yung isa? Makati Med. Hindi natatanggap ng mga kuan, ng mga pasyente. Wala na silang lugar, ha? Pwede sila sa emergency, yung outpatient. Hanggang doon lang, pero pagkatapos nung kailangan, umanap ka ng ospital para doon ka makonfine, o kaya umuwi ka lang sa bahay mo. Antayin mo na lang, ganun ba yun? Yun ho problema, kaya kahapon sinasabi natin, may mga, ano, may mga makikita naman ninyo may mga lugar na pwedeng gamitin. Kasi ang problema nga sa ospital, maraming nakakumpain dyan, iba sakit. Iba sakit niya, mahahawa pa doon sa may mga ano, yung mga coronavirus. Yun ang delikado, kaya umaayaw na raw yung mga ospital, ano ho. Pinapasa na ang bola, syempre, sa pampublikong ospital. Yan na nga eh. Yan ang problema natin. At hindi pa yan. Ang pinakamalalang problema, mukhang mauubos ang ating mga frontliners. Kasi po, yun daw mga doktor, mga nurse, ha? Marami na rin ang nagpositibo. At sila naman kailangan ding gamutin. Meron pa nga namamatay, hindi ho ba, mga doktor? So mga kaibigan, wala na, saan tayo kukuha ngayon ng mga ng ating mga nurse, mga doktor? Tanong nyo yan kay Senator Cynthia Villar, di ba? Saan tayo kukuha ng mga nurse? Ngayon, ang problema nga yan, paano ngayon? Kung dumagsa yung patay, dumagsa ang may sakit. Napapanood ko rin yung video na kumakalat sa social media. Yung sitwasyon sa Italy. Kung paano kinikremate ang tao. Ay dito rin ang sabi, hinahanda na lang yung sa Quezon City, ha? Yung crematorium ng Quezon City. Dahil sa, pagka namatay sa ang sakit COVID, diretso ka na, susunugin ka sa ayaw at sa gusto ng pamilya mo. Ganun dun sa ibang bansa Kasi baka hindi malaman kung ito'y makakahawa pa. Patay na, ha? Pero nandun pa rin yata yung virus, posibleng kumalat. Katunayan, wala nang imba-imbal sa mo Ididiretso ka na kagad sa, sa hurno. Lintik po mga kaibigan ng sa isang iglap. Ang nangyaring ito sa ating bansa, hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo. Sino makapagsasabing mangyayari ho yan, ano?
At dito ho ngayon, wala, pare-parehong walang magaling. Mayabang meron, pero magaling, walang magaling dito, di ba? Kasi po, ano eh, wala nakababatid ng ano eh, kung sino meron, kung sino wala. Eh sa kabila po nitong pinatutupad na lockdown at curfew, bay, nakababahala yung pagtaas ng bilang, ano po? Ayon sa report na rin niya ng pamahalaan sa pamamagitan ng DOH. Ngayon, ewan natin kung ano mga magiging hakbang. Kasi dapat eh, di ba ngayon, solo-solo. Bakanting-bakante ang mga karsada natin. Lahat ng pwedeng solusyon. Eh pwede magawa ngayon, magandang magawa. Pero wala pa tayo nakikitang mga fumigation, bomba. Ala, yung bomba-bomba, nagbomba rin sa Miamin eh. Parang ano eh, nagbomba ng fertilizer eh. Yung sa ano, yung sa pagpapabunga ng mangga, parang ganun lang. Tsaka sa labas lang yun ha, dun lang sa bangketa. Paano yung mga, yung loob ng bahay, di ba? Ano ba ang magandang gamitin dyan na pambomba ng mga tao dyan para ma-disinfect yung bahay nila? Yun man lang sana ma-provide na information sa atin ng DOH, di ba? Ano ba yung binobomba na yun nila? Hindi natin alam kung ano laman nun eh. Tinanong ko yung nagbobomba, yung barangay eh. Sabi ko, yan ba yung masamamalanghap yan? Hindi naman ho, wag lang ho makukuhan, mapupunta sa bibig. Kaya yung aso ho ninyo, ipakiano nyo dahil baka madilaan ho yan. May aso namin, nasa loob, wala naman sa labas eh. Ngayon, eh ano kaya yung binobomba? Hindi ko na naitanong eh. At mga kaibigan, yan nga, ito solo-solo ngayon, maluwag na maluwag ang karsada. Hindi ba dapat eh, nakakakita tayo ngayon ng mga fumigation? Oh. Yung parang ano, ito ah. Di ba pagka panahon na talamak yung dengue? Ang daming ano, ginagamit nga sa anomalya yun eh, ng mga walang yan local official, di ba? Si Lito Lapid yata, doon na buko nung, yung isang kaso niya doon eh. Yung fagging. Hindi ho ba? Yung pambomba sa kwan, sa dengue. Asan yung mga ginagamit na yun, yung fagging machine na yun? Dapat yun ang ginagamit na isa ngayon, di ba? Pang disinfect sa mga karsada, sa mga komunidad. Marami yan eh. Bawat lungsod yata, meron sila niyan eh. Bawat munisipalidad, meron sila niyan eh. O, bakit hindi ginagamit yan? Tsaka yung mga bumbero, di ba? May mga truck yan. At iba pa, dapat may mga private sector din na tumutulong. Yung may mga sasakyan na may tangke na pwedeng sumipsip ng tubig para maglinis sa bawat community. Dapat ito'y ginagawa ng mga local official ito eh. Ngayon, eto nga ho, ang nakakatakot dito, doon sa kanila, sa Italy, marami na mga, pati mga health workers, di ba? Tulad ng doktor, yung mga frontliners, silang ano dyan eh, ang vulnerable dyan eh, mga kaibigan, dahil sila yung nag-a-attend sa mga may sakit. Ngayon, dito sa atin ngayon, yan na nagiging problema na rin. Pinagpapauna na yung pagkaubos na ng mga health workers na kailangan din daw sila na, mga kaibigan, ay masuri na rin dahil nagpapakita na ng sintomas ang marami sa kanila. At may mga namatay na nga po, mga kaibigan,
At ang pinakahuli dyan sa sinasabi nating namatay na yan, eh itong kuan, itong hepe ng health official sa Pampanga. Oh, mga kaibigan, ano raw ito? Ito, may babasahin ako rito. Ang sabi raw, itong PGH ay naghahanda na kung sakali magkaroon ng scarcity sa ospital. Unang ipaprioritize ay 85 years old. Pangalawa, patient, old patient na may chance mag-survive. Pangatlo, walang cancer. At pang-apat, doktor, so pang-gera ang set up. Pero sana wag daw mangyari ito, kaya stay at home. Mga kapatid, wag nat kayo mag-supermarket at mamalengke araw-araw. Isipin nyo na lang na mahahawa kayo. Yun na nga problema eh. Tigil nyo na yan, ha? Yung mga pale-palengke.